yung tatamaan dito ni Impressive at ni Uranus will receive greater damage from their teammates. So Gucci Wap talaga. Pang teamfight talaga yung composition ng emblems na ginawa dito ng Pins Maven. Yan. And Land of Doom na tayo, guys. Item as always, no, nagkaroon ulit tayo ng mana regeneration dito onto the hands of Esmeralda. Okay, wala pa namang binibili ditong item si Atin P. And okay, look at that. 3 passive together with Carl, the Teacher Dog, Dinangat, New York, from dito sila, Janus, Otramida, Lasek. Ito yung orange buff binigay dito kay Ben. Look at that. Yes. So, what for us? Mismo lang na rin naman dito. Kaso lang follow-up, no? Hindi ko alam kung bakit kinuha nung Jawhead natin yung red buff knowing na meron silang carry. No, alam naman natin carry can definitely use that orange buff for herself, pero kinuha nung Jawhead natin, I think, just to secure na hindi makuha ng kalaban natin. Pero wala naman ang hindi. Baka na misclick na lang yun siguro. Mm-hmm. But oh my gosh, he is a spark for his team. At nasecure na naman ito. Look at the back, yung tatlong miyembro ng Kingpin's Haven. Kung may follow-up damage, simot yung tatlong yun. Yes, and right now, Infamous PH and the Kingpin's Maven, no? Tamang ano lang, ubusan lang muna ng mga jungle walang unless makahook etong Franco natin onto the middle lane. Magkakaroon tayo ng teamfight dito, pero I think nagkakaroon na ka doon sa may middle lane na i-chata yung Grok natin, pero nakatakas ng Draman. Disengage coming from Infamous. Vacuum is there. The damage is real. Carl mapipilita mag-flicker. Oh my god, look at that Luwoyi. Ang sakit, no? Kamunti ka na doon si Carl, pero dito, look at that. Bed together with Fernandez out of the bottom lane. Nangungulit lang din parehas dito yung dalawang miyembro. Wow. Yung miyembro na Rider na Infamous PH ang sumusumula dito sa gold coin. Yes, speaking of gold coin, yung sa taas si Kari ang kumukuha, pero delikado ngayon. There, pero ejectors movement speed talaga, sobrang bilis, no? Can be used, definitely. For an escape tactic, Impressive dito, hindi tatama yung iron hook natin, pero KPM still on the go talaga. Tamang harassment even though inside the turret na yung kalaban, no? The Yusong hindi makalabas ng torre against the ano, Uranus. And look at that, tatlong miyembro sa tatlong miyembro yung rotation dito. Pababa na ulit dito sa Lembot. Pero look at that, dyan sa Aman Force. Oh my god, naipit talaga, ang ganda ng Guardian's barrier na gitwadan. That is good blood onto the hands of Infamous PH. Sila na ngayon yung may gold din. Nagahabang dun sa may orange buff. Tamang sayo lang din man, pero carry disengage. Iniwan na yung buff niya. And I think this is going to be a perfect iron hook, though wala siyang blood hunt para makuha. Nakuha nga lang din man ng Jawhead ang isang miyembro dito ng Infamous PH. Oh, maganda sana yung magiging hook niya dun, no? Wala lang follow-up. Mm. Pero oh my god! Kasama niya sa doon ng mga pinasukang miyembro dito ang Infamous PH. Lembo tries to run away, but the Chichu Dog is real, try to chase him down, pero dito tinagat na lang din ni Cross. Iron hook once again? Iron hook dito kay Janus. Daman so tinatak na lang din. Ayan, nako, talaga namang nireset na lang din yung purple buff ng Infamous PH dito. Ang ganda ng mga iron hook na pinapakita dito ng tropa natin na si Impressive. No, ano na eh, may ultimate na siya ngayon, kaya sinesecure niya na yung hook niya. Every secure hook is a definite kill para sa team nila. Especially right now na meron ng ano. Ayan, speaking of another hook, tamaan na naman nga dito, pero walang blood hand, power of nature. Ayan, meron ng blood hand, securing na naman another kill. Phantom Step will indeed take down Lembot dito na sinubukan pa tumakbo with the wild charge. At magkakaroon pa nga yata ng bonus na turtle buff doon sa may jungle type natin. Yes, the turtle buff. Mm-hmm. And right now, Kingpin's Maven once again has the lead dito of Thunderclap. Iron Hook, walang ultimate, pero the slow Chichu Dog is there. Mapapazaman po yung harit natin. Mukhang matatapos ang buhay ng ating Franco. Ang linis ng galawan ni Janus doon. Pasok sa pader, labas ulit, tapos pasok ulit papaloob. Pero here comes the dragon. Pumasok na naman. Chichu Dog has been activated dito. Tignan natin kung sino itatargetin. The dragon is there. Dragon Tail, knock up slow. Pinipilit tabunin dito yung Uranus natin, pero hindi yata kakayanin. Power of Nature is wasted. And that is going to be disengaged for Kingpin's Maven. Pero dito tatlong miyembro ng Infamous PH, gusto nila kunin dito yung tier 1 turret of Kingpin's Maven off to the middle lane. Pero look at that disengage. Gusto yata nilang pitasin dito sa Fernandez off to the bottom lane. Nakakaramdam ako na isa pang clash dito, Baymax. Yes, speaking of clash, delikado sa Esmeralda, Chichu to the slow is there falling Salmon. Palayo, palayo, pero advanced yung iron hook. Saktong-sakto. Grabe naman si Impressive. Iisip pa lang ni Esmeralda, ginawa na ni Impressive.
Hindi pa nalapag yung polling star mo na una na yung hook dun sa pwesto. Ganun siya kalupit. Pero look at that. KTM 1717 trying to defend, but then it's not enough. Apat yung Yendro yan. Apat yan. Yes, and right now Infamous PH, maganda yung pinapakita position dito. Still 4-2 tayo sa laban natin dyan. Medyo nagkamali yata na pinasok Clark, nag dragon form pero masakit yung natanggap niyang damage with the Karis Phantom Step. 1717 dito, sinubukang bawiin yung purple buff nila pero hindi niya nagawa. Karis still trying to farm onto the middle lane, so hinahabol nilang pilit yung pera dito ng Infamous PH, though sila pa rin yung may lamang, no? At least 400 gold ang kalamangan dito ng Infamous. And item check tayo, Dakari going for that endless battle pero walang Raptors machete. Look at the Harris has the Calamity Reaper na dito, kaya pala masakit-sakit na rin pag may lalatag na dito ng Summon Force. And of course, the Luoyi going for another Magic Resist. Magic Resist. Nako, ayan. Ang ganda na yung dragon natin going for the Bloodlust Axe. Talaga yung sa isang Yuzong para Iron Hook na naman, securing another kill for their team. Yun yung sinasabi ko sa'yo, once na tamaan ka ng Iron Hook talaga sigurado mamamatay ka, pero dito may Purify ang ating Esmeralda. Chichu Dog hindi umabot, look at Takaris Prehit with the Phantom Step against Lembot. Iron Hook dito, minion na lang yung tinamaan, kala ko hero na naman eh. Mainit si Impressive. Pag nahuli ka kasi ng Iron Hook dito ni Franco, tapos yung Chichu Dog i-stun ka pa, ang laking bagay yung nangyayaring ganun. Hindi ka talaga makakalusot eh, kasi kasama. Ayaw tapos, mag-iwalay, no? Ano lang, tamang backfire lang. Ano ngayon, yes. Nakatayo lang siya, giving damage na talagang maganda yung positioning. Cyclone Iron. Esmeralda, Ricardo na naman. Iron Hook will not connect. Phantom Step galing sa Kari. The Snow is there. Tapos Ejector, wala na siyang Purify to save himself. And that's going to be a takedown naman para sa Kingpin's Maven. Ang dami nila pang pick-off na skill dito for the side of the Maven. Napansin mo, kung hindi mag-co-connect yung Hook, kaya kong i-ejector out ng isang Johed na giving damage pa rin dito yung Kari. Hindi mo alam kung sino uunahin mo. Oo, tama ka dyan, no? Alat ang pinag-isipan din talaga ng Kingpin's Maven, no? Yung pangkuha nila sa Esme talaga. Lineup nila, parang binubuo ng pangontra kay Esme. Yung mga pang-hold talaga. Para kung sakali daw ma-purify yung isa, meron pang isa. So, hindi nag-pay off kasi kung nakikita mo, 0-3-0 na yung KDA dito ng ating Esmeralda. Talaga siya at siya yung pinatarget dito. Pero look at that. Ejector out, calling star mo. Nakapitas na nga ng isa. Pinakatunayan niya sa akin. Online din naman ako. Pero di na kapitas. Oh my god. 7. So, yung laban? Grabe, nag-flicker in sabay Phantom Step dito si Capjan pero hindi niya nakuha yung Louis. Wells on the top side, busy yung Franco natin at yung Uranus mag-split push. Actually, nakuha din nila yung Yuzong. Pero look at that. Nagka-counter jump na naman din sila, denying the first one. Ay, hook na naman. Kanina, calling Star Moon, but then knock up is still the Chichu Dog is not here, parang day na. Yes, tuloy-tuloy yung bakbakan natin onto the mid lane. Nang-earthert din yung buhay ng Chichu Dog natin, eh, no? Mapapa-away si Carl, eh. Oo, pamunti ka na nga siya ng Carl. Look at John. Lahat ng pwede niyang i-jungle dito, tinatake down niya talaga. At nagka-take off din naman. Bounty Hunter pa pala siya with the 301 KDA. Ay, grabe. Utilize nga yung emblem niya rito. And right now, another turtle is up for grabs and is now being taken, I think, by Kingpins. Kukunin ba nila or maghihintay? I think kukunin pa rin. Oh, nangungulit lang si 1717 gana. Look at that. The sustain is enough para kulitin. I-zone out sana tong miyembro ng Infamous Page. The Dragon Form. Nabigay na naman yung Turtle Buff. Oh my god! The lockdown yung carry natin doon. Ang ganda ng Zaman Force plus Dragon combo natin. Pero sa bottom lane, wala nang turret. Wala nang tier 2 yung top. Yeah. And bottom turret dito ng Infamous PH. And right now, Kingpin's Maven. Sinusubukan pa rin depensahan yung middle lane nila. Here comes the follow-up from the side. Uy, hinila yung minion. Wala nang minion para mag-tore. Ejector onto the turret. Patay dito si Louie. Inahabol pa rin dito yung Esmeralda natin. Tamang sayo lang. Pero there is the snow coming from our Uranus ultimate for the movement speed. Look at the Ionic Plates. So, pero for his time, Ejector hindi aabot. Pero the follow-up is here. Look at the Zaman Force. Plus yung knock-up ng Dragon. Dragon Tail is not there. But the snow will indeed connect. KPM still alive. Popolin ko pa. Ang ganda ng Ngert-Ngert dyan. Pero pasok pa rin dito with the Iron Hook. Pulado rito si Janus. Pero makakatakbo as well as si Lembot with the Flicker. Outro pa rin yung Ionic Plates natin dito. And second damage ng ating Popolin Koopa as well as the 1v7 1717, and that is going to be a 3-for-1 exchange in favor of Kingpin's Mavens. Ako sa tatlong miyembro dito ng Infamous PH ang napabagsak ng Kingpin's Mavens. Look at that, nanguhook lang dito sa may Gatling. Impressive.
yung pag-hook nila doon, yung naging susi, kahit na napitaw sa doon yung target nila, na-turn around pa nila, kahit pulahan na rin sila. Yes, tama ka dyan, no? I think, alam na alam niya, tinatansya niya kung sino nga ba yung pinaka-perfect na i-hook, tanggalin doon sa current team fight na nagaganap. And that is going to be, siyempre, Esmeralda pa rin. Esme lang talaga yung gusto nilang ilabas during all the team fights na nagaganap para wala nga namang AoE damage. Kasi when you look at the composition dito, the only AoE mage na matitira, si Luwuyi. Yes. Which is walang masyadong ano mage item. Kaya nakakalamang yung Kingpins when it comes to team fights talaga. Tapos hindi rin natin masyado nararamdaman yung bagsik ng dragon, di ba? Mm-hmm. Katulad yung mga last week, King of Dragon. But then... Oh my God! Nahagis hanggang likuran. Tuloy ang bakbaka natin. Falling Stamon will be activated. 1717 still alive as well. Tides of the team, Maring Athena. Yes, ayan. And look at that, parang they knocked the city off and another lord upper grab sa nga dito. This is the first lord of the game, ha? Yes. At uncontested to para sa akin kasi hindi makakalabas basta-basta dito ang infamous PH. Alanganin. Yes. Ikaw, Maring Athena, kung ikaw yung nasa kalagayan ng ano yung discarding gagawin mo knowing na kunwari ikaw yung Esme, I mean. Ano yung gagawin mong diskarte para maiwasan mo yung ano, focus fire na ginagawa ng Kingpin sa iyo? Siguro mag-aantay ako ng perfect teleport for our Luwuyi. Kailangan mag-online. Tapos pagkalatag dito ng summon force, that is the chance, mai-slow. Tsaka pumasok, then yung purify mo yung basta-basta pindutin. Pag alam mo na na-waste na nila yung resources nila, right timing. Mm. That is actually a good technique, no, para dun nga sa team fight yung purify talagang dapat i-save ng Esme natin dito. Pero the Lord has now been taken by Kingpins, Maven, Maring Athena. 12-5 tayo in favor of Kingpins. Ilan yung gold lead? 10,000 gold lead. Medyo may kalakihan na nga ang kalamangan ng Kingpins, Maven dito. Titignan mo naman kasi yung golden dito ng ating carry, which is the core damager of Kingpins, Maven. 10.4k versus natin kahit sa harit na lang with the 7,000. Malaking bagay kasi iyan din buong item dito with the 4, tapos may Thunderbolt pa. May kakontak character machete ah. Mm-hmm. Tama ka dyan, no? Tamang-tama ka dyan. And right now talaga, Kingpins Maven has the definite map control. Talagang yes. Both top mid, hawak na nila. Hindi na makalabas ng mid. To Yuzhong, tunaw na sa carry. And alam natin yung carry talaga, one of the counters sa mid to late game sa isang Yuzhong. And look at the phantom damage. Pero pumapasok pa rin yung Yuzhong, pumipilit dito si Clark. Disengage onto the Lord na lang para nga hindi mabasag yung kanilang turret. And that is a good defend coming from Infamous, ha. Lahat ng lane sa depensahan nila, mid, top, and bottom. Tingnan mo kung paano pinoposisyon dito ni PNK yung mga traps niya. Papalapit pa lang. Diba? Naaapakan na nila lahat ng traps ng PNK. Wow. Again, for the side of Kingpin Maven. Falling Star Moon dito ni Fernandez, pinaklear niya na middle, na top lane nila dito sa middle. Mm-hmm. Wave nila. Parang alangan kasi nabutas na rin sa middle lane nila. Hmm. Actually, ginawa niya rin yun para lang din, ano, masecure na hindi na dalawa yung makuha sa kanila. Though delikado sila ngayon kasi here comes the minion wave onto the middle lane. Mukhang mag-in team fight yung Kingpins. Wala siyang ultimate. No? Pero ayan, tuloy na nga yata. Look at the damage yung binitawan ng Luwuyi. Pero mabilis yung cooldown. Falling Stamon, pinaklear na naman ng ano, minion. Look at Clark. Trying to zone out the members of Kingpins Maiden. Pero nandiyan pa rin kami kahit ang lahat yung buhay. Madali naman kasi mag-guide siya dito. At protektado pa rin dito yung carry natin. Online na siya, parin din na. Yes, tama ka dyan. And kung makikita naman natin, carry here, 3-1-1. Isang beses pa lang namamatay. And 3, yes. Yung kills niya with the Bounty Hunter. Tapos, nandiyan pa rin yung Jawhead. Ang ganda actually ng combo, kung nakita mo kanina yung ginawa sa user. Pagka Iron Hook sa kanya, in-ejector pa papunta doon sa likod. Diba? Kaya wala nang nagawa. Ang daming CC na naka-abang sa'yo. Look at 1717, absorbing all the damage that Infamous Page is giving. And it's not enough, eh. Para na-take down, look at the regen. Ang bilis na nare-regen, nang mamama na lang siya. Ayun, huko! Ay! Naku po! Wala yung carry! Naku, delikado yung kalagayan ng Kingpins, Maven, Maring Athena, pero Clark, almost down dito. Here comes the carry. Ayun, huko, not connect to anyone, pero tuloy yung bakbakan natin. 1717. On to the side lanes, kita mo ba? Puno na naman yung buhay nung ating ano, ni Uranus.
Pero mabanggit ko lang ah, pinauwi na nga sa bahay, pinapasok pa sa kwarto, Baymax. Ganun. Ay, grabe! Grabe mang bully tong Kingpin Maiden. To the next level. Ganun lang yung nangyayari dito. Oo, ayaw lang palabasin. Ayan, look at the damage of the Phantom Step against Lembot. Lembot might fall down. Wild Child will not connect to anyone. Dragon Tail doon sa may mid lane. Si 1-7 nga, tinatangki na lahat eh. O, pinapasok na yung, ano, yung spawn point ng minion. Doon niya na kinakatlin yung tatlong wave. Siya lang mag-isa. Nahihirapan dito yung Infamous Space na pumwesto. Saka, mabanggit ko lang, Bimax. Different to sa naging laro kanina nung round 1, na pantay lang halos. Na comeback lang yung naging answer. But this time around, nagiging one-sided eh. Kontrolado simula sa umpisa dito ng Kingpin's Maven with a 50k gold lead against the 39,000. Alam naman natin pag na 50k halos luck items na dito lahat ng member ng Kingpin's. Yes, indeed. Actually, yung Franco na lang natin yung hindi luck item onto the side dito ng Kingpin's Maven. Pero eto, 1-7-1-7. Tignan mo yung pwesto niya. Wala siyang takot. Gumit na sa lamang member ng Infamous PH. Ayan, ang ganda ng teleport dito, pero wala na kagad buhay yung Louie natin. Multican pang mamatay. And actually, mamamatay sa kamay ni 171. Ang ating Esmeralda, sumasayo pa rin. Wild Charge has been activated. Janus, very low on HP, pero flicker out. Iron Hook will connect. Yung flicker nga lang doon ni Benz medyo nasayang kasi nandun na siya sa kabila. Nahila balik yung Harit natin, still alive, pero mamamatay yata yung Yuzong sa kamay ni KPM John with that double kill. And right now, they have the chance to end the game. It is only Esmeralda onto that base defending their homeland. Merong minion tinatapos na nung carry natin going for the Esmeralda, pero Phantom Step will take him down. This is going to be the victory of Kingpin's Maven.